Dennis, bakit na-load ang pagsipsip? Ang pangako ng Coast Guard ay ngayong araw na ito dapat. Kabayan, hindi pa kasi tapos yung pagsiselyo doon sa 24 na vars. Kahit ang Philippine Coast Guard nga ay hindi masagot kung kailan ba talaga magsisimula ang pagsipsip sa langis na nasa ilalim ng dagat. Lulan niya nitong lumubog na motor tanker Terra Nova. Kakailangan din daw na ulitin ang pagsiselyo doon sa mga nauna nang naselyuhang mga valves at pipes. Matumal na ang bentahan ng isda sa palengke ng Lamao sa Limay, Bataan. Inabot na ng gabi si Rachel para maubos ang kanyang mga tindang isda habang si Helen tigil muna sa pagbebenta. Marami pong hindi nakakabili dahil sa oil spill. Kaya sana po mabigyan po kami ng kahit kunting biyaya. Baka kami magreklamo. Mahirap na po. Gawa po ng oil spill. Yung hipon namin, tsaka, hindi na nabili, inulam na nga lang namin. May pangamba naman ang gaya ni Nilda na baka kontaminadong isda na kanyang mabili. Ayaw naman ako ng isda. Gusto nila karne. Nakakatakot talaga. Kasi mamaya ay may langis yun eh. Pero pagtiyak ng BFAR, ligtas pa sa langis ang mga isda sa Bataan base sa ginawang pagsusuri. Inihahanda na ng lokal na pamahalaan ng Bataan ang mga legal na hakbang para mapapanagot ang may-ari ng lumubog na motor tanker. We want to make sure na yung mga kababayan namin na naapektuhan will be able to submit the necessary documents aside from registered fisher folks talaga sila. Magkano ba yung kinikita nila on a regular basis, ilang araw ngayon mawawalan ng kita and mabigyan sila ng tulong ng insurer and then kami rin no, sa relief effort. Pinapasilip din ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee ang insurance ng barko kung kaya nitong mabayaran ang mga naapektuhan ng oil spill. Dapat malaman din natin itong tumaob na ito, ang insurance nito, anong coverage, ang accountability ng barkong kumpanya ng barkong tumaob. Personal na bumisita sa Limay, Bataan si Health Undersecretary Maria Rosario Bergeri para alamin ang posibleng maging epekto sa kalusugan ng oil spill. Sinusuri na ng DOH ang kalidad ng groundwater para matiyak kung ligtas pa bang inumin ang tubig sa mga apektadong komunidad. Meron ho tayong mga toxicologist, yung mga spesyalista ng Bataan General Hospital na umiikot na ho doon sa mga apektadong area kung saan nagbibigay na ho sila ng mga orientation para alam ng ating communities what they should do, what are the things that they should prevent kapag sakaling merong mga epekto na ganito. Tinatayag nasa 9,000 hanggang 11,000 mangisda ang mga apektuhan ng oil spill sa 9 na bayan sa Bataan, kaya ipinadedeklara muli ang state of calamity kahit nakapagdeklara na noong bagyong Karina. There is a recommendation to declare another state of calamity based on the effects of oil spill. Kasama ang media, nagsagawa ang Philippine Coast Guard ngayong araw ng surface survey sa Bataan Bay para makita kung may kumakalat pang langis. Pero wala nang nakitang oil spill sa inspeksyon kahit sa layong 300 metro lamang mula sa ground zero o kung saan lumubog ang motor tanker. Mga 500 metro ang layo namin doon sa ground zero kung saan lumubog ang MT Terra Nova. At mula dito ay nakikita na kaming ilang patsye-patsye ng langis dito sa dagat. Naririto na din ang barkong MT Helena Marie kung saan ililipat yung langis na masisipsip doon sa lumubog na motor tanker. Ito na ay ka-6 na araw ng ginagawang operasyon ng Philippine Coast Guard at ng Harbor Star para makuha yung langis sa ilalim ng dagat. Pero hindi muling natuloy ang nakatakdang pagsipsip sa industrial fuel. Paliwanag ng Philippine Coast Guard, hindi pa tapos ang pagsiselyo sa lahat ng valves at kailangang ulitin ulit ang sealing and capping. Kapag po nag-conduct kasi po tayo ng siphoning, mag-o-open po tayo ng mga balbula. At kapag nag-open po tayo ng mga valves, definitely sir, may mga posibleng kumawala na mga langis at magbago po yung yung bigat po ng barko, gumalaw siya and things of that nature po na inaasahan natin na posibleng magkaroon ng pagbabago kung saan nakapwesto po yung mga nailagay na seal at capping. Hindi pa tiyak kung kailan makakapagsimula ng paghigop sa langis. Malaking hamon din ang malakas na agos ng tubig sa ilalim ng dagat kaya natatagalan ang pagsiselyo at kakulangan na din ng mga divers. Samantala, isasagawa na rin ang pagsipsip sa diesel ng motor tanker Jason Bradley na isa pang motor tanker na lumubog sa Mariveles, Bataan. Lulan ito ang tinatayang 5,500 na litro ng diesel.
Kabayan, 19 sa 24 na valves pa lamang ang naseselyuhan doon sa motor tanker Terra Nova, ayon yan sa Philippine Coast Guard. At inaasahang sa susunod na mga araw ay posibleng dumating din ang mga taga-US Coast Guard para tumulong dito sa pagkuha ng langis sa motor tanker Terra Nova. Ang Department of Agriculture naman ay magbibigay ng fuel subsidy sa mga mangisda para sila ay makapalaot ng malayo, sa malayong lugar para hindi sila dito makapangisda kung saan malapit sa ground zero. Kabayan. So ang ibig sabihin niyan, Dennis, ay hindi nila, ang Coast Guard, ay hindi rin mabibigyan ng pansin yung lumubog o yung tumagilid na barko dyan sa Maribeles na ngayon ay wala ng mga tao. Yes, kabayan, ang sabi ng Philippine Coast Guard dito sa Bataan ay mas nakatutok sila ngayon sa motor tanker Terra Nova dahil ito ang mas kinakailangan ng atensyon dahil sa napakarami itong kargang langis taluwas doon sa Mirola 1 na wala namang daw dalang kargo at hindi magdudulot ng malaking banta sa kalikasan, kabayan. Oo, pero may langis na rin nakita doon. Nakita ni Rapi Busano. Pero ito ang tanong, kailan ngayon matatapos ang pagseselyo? Yan ang wala pang katiyakan kung kailan dahil naparami daw mga hamon na kinakaharap ng Philippine Coast Guard. Lalo na nga yung sa pagseselyo dahil malakas yung agos sa ilalim ng dagat at kinakailangang ulitin pa uli yung pagseselyo sa lahat ng valves at pipes para kung sakaling iaangat na yan ay hindi kung magkaroon man ng panibagong leak ay makakatulong yung panibagong pagseselyo, kabayan. Pero ang sabi ng may-ari ng barko, sa loob ng 3 araw ay wala pang mangyayaring paghigop ng langis sa ilalim. So medyo magtatagal pa, kabayan. Live mula sa Limay, Bataan, maraming salamat, Dennis Dato. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.